service massage na mura at highly recommended? Andre Massage in Calamba, Cabuyao offers a 1.5 hour massage with body scrub, ventosa, or ear candle for 600 pesos only. Call now and try our services. Welcome to Toyota Calamba, Laguna. Our lovely marketing professionals are always ready to assist you. Come visit our showroom.
Is the moment we've all been waiting for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Okay, good afternoon, Philippines. And syempre sa lahat ng ating mga kababayan all over the world, welcome sa programang Serbisyo Balita Live Online. Yan. At syempre, ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado. So, sa ngayon, nagbabalik tayo. It's nice to be back. And, yan, tama yung pandinig nyo, ang programang Serbisyo Balita Live Online. Dahil tayo ay under na ngayon sa DZSB 200 Mbps. Yan. Medyo mabilis yan. At syempre, pag ganyan namang kabilis ang ating connection, ba? Tanga, walang sabit. Isisingan natin at yung mga talagang mga tanga, ang ating mga avid viewers. Yan. Unang-una muna, mabati muna ang ating butihing may bahay na nanonood. Diyan sa nanonood live sa Central One. Yeah. Okay. Yan. Gandang hapon at ingat sa pag-uwi. Yeah. Love you. Siyempre, may kasamang ganon. Ibang wala. Anyway, and syempre, bago tayo magpatuloy sa ngalan ng ating ganga, katandem, Mr. Arnie Barilo, huli namin nais i-welcome po ang ating mga nanonood ngayon ng live. Live na live tayo sa Serbisyo Balita Facebook page. At mamaya mapapanood nyo na rin to sa ating YouTube channel, Serbisyo Balita Live Online. And syempre, ayan, maraming salamat. May bagong bossing na. Ayan, ang bossing natin sa DZSB, si Boss Ronald Jan. Magandang hapon. Ayan, salamat sa inyong pag-ampon. Actually, ano,
So, nasa himpilan tayo ng DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. So, huwag po maninibago. Bahagi pa rin ang Serbisyo Balita dyan. At although may sarili ng himpilan na umahawak sa ating production and publication. Abangan nga pala, speaking of publication, abangan yung paglabas ng ating first issue for this year ng Serbisyo Balita newspaper. Ayan. At nalabas na yung huli ngayon, linggo. Daming delay. Atensya na doon sa mga naghihintay ng labas natin. Ha? Nagka-problema yung ating nag-imprenta. Oh. Hindi daw na si kaso ang mga BI business permit. Para sa pamilya. Anyway, yan. So, abangan nyo yung ating newspaper ngayong week na ito larabas, hopefully. And dun sa ating mga masugid na abang ng ating live broadcast. Hopefully, magtuloy-tuloy na tayo every day during alas 3 ng hapon. So, yun, kasama under ng DZSB, ang programang Beyond the Line of Duty. Yun. Meron daw humming. Ewan ko, medyo may problema yung ating bataw dito. Yung baka nasa wire. Yung technician hindi pa naayon. Anyway, yan, isang magandang hapon. Ayos natin batiin muna yung mga nakatutok ngayon sa atin, nanonood sa atin ng live, kapareho nila ni Ma'am Edith Policarpio ng Bayan ng Los Baños. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong panonood. And kay Sir Divino Villarena. Magandang hapon. Maraming salamat. Naka-monitor kayo. Keep safe palagi. Pare ko eh. Kailan ka bibisita ulit sa ating hub. Pagkapi-kapi muna tayo. At kay magandang hapon kay Julio Sagoho Cornico, schoolmate. Magandang hapon. Yan, binabati ang Samtour Souvenir Shop. Okay yan, bate. Yan, pwede naman yan. Bati-bati. Ang may bagong business itong ating schoolmate na ito. Samtour Souvenir Shop. Yan, sana makasama natin ang advertisement niyan dito sa programang Serbisyo Balita Live Online. Yeah. Again, maraming salamat kay Sir Divino Yarena. Yeah. So, kamot, ewan ko, baka sabi ng ating technician, baka raw yung ating yung lumalakas yung ubong ng aircon. Yan. Siguro yun yung napipick up na ubong. Anyway, yan. Ayos rin natin batiin, siyempre, yung mga nanonood sa atin ng live sa ibang bansa, sa labas ng Pilipinas. So, katulad ni Mami Tiger, magandang umaga yata o hapon dyan o gabi. Anyway, whatever. Isang magandang araw po kay Mami Tiger na Down Under Australia. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating, sa ating programa. At syempre si Sarina Robert ng Canada, maraming salamat po sa inyong panonood. And kay Ma'am Cindy Algren ng Sweden, yan, palagi nakatutok yan dito sa ating live stream. Medyo natagalan po tayo, nabakasyon, naghanap ng aampon. Anyway, nandito na tayo sa himpilan ng DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Yan.
in the coming days, near future, tiyak nagkalat na ang reporta ng DZSB. Kahit sa mga trabaho, walang pasaway. Pwede yan. And, siyempre, sa ating mga kaibigan dyan sa Kalawan, ayun, isang stop ng ating dyan, andyan, ating liaison officer, liaison staff ng Serbisyo Balita, si Felix Abehar. Magandang hapon. At siyempre dun sa medyo bandang mataas. Excuse me po. Dun sa Santa Cruz. Yan, sa bayan ng Santa Cruz. Bago natin batiin yung dalawang yan. Ito muna, batiin na muna natin si Mayor Egay San Luis. Congratulations po. At mukhang may mga napalununong kayo dyan sa Anilag Festival. Kaya mamaya pag-uusapan natin yung Anilag Festival. And ating dalawang liaison staff at saka yung liaison staff natin na nandyan sa Santa Cruz, kay Hazel Toledo at saka kay Noli Magahis. So, ang kinocover yata nila yung Anilag. So, keep safe mga kasama at maraming activities. Kaya mamaya malalaman nyo yung mga activities ng Anilag. Mga updates. Speaking of updates, sa kasalukuyan, medyo tariwang napulot natin. Pag-uusapan natin to si Vice Mayor Toti Lazaro at siyempre si Governor Ramil Fernandez. Mamaya, pag-uusapan natin ano bang latest, itong bago, itong kaistorya. Sabihin ka nung klaseng story. Anyway, may mga updates tayo sa kanilang mga kasalukuyang ginagawa bilang mga lingkod bayan sa mga servisyo nila ng ABI. Ayan. Kaya pala hindi natin kasama ang ating katandem. Masama daw ang pakiramdam. Yeah, magpagaling at kailangan magpagaling. Mahirap na yun. Katulad ng sinabi nga pala ni ating kasama si Hazel Toledo, merong warning ng heat wave, may hinala na may paparating na heat wave, hindi muna bagyo, heat wave. So ibig sabihin, kapag may heat wave, ingat-ingat po tayo sa pagbibilad sa araw sa mga gusto mag-sunbathing dyan. Puso ba sunbathing dito sa Pilipinas? Anyway, basta ingat-ingat po dahil meron na pipintong heatwave na paparating. Hindi pa po natin malamang kung kailan sana lumihis. Doon na lang siya sa Mars. Siyempre, bago tayo magpatuloy, as usual, lagi naman, kailangan malaman nyo. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel, ang Serbisyo Balita Live Online, upang kayo ay ma-notify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Yun. So, yan ha. Libre lang yan. Libre yan. Libre lang mag-subscribe sa aming channel sa YouTube, ang Serbisyo Balita Live Online. And, may mga nagtatanong, kailan daw babalik? Kailan daw ibabalik yung mga parapol, mga pabunot natin sa mga magsusubscribe sa ating channel? Yan nyo, at malaman natin kay Ms. Laarne. Siya kasi ang in charge, siya ang head ng public relations and sa mga kanyang sponsorship. So, pag nakalikom siguro ng enough sponsor para sa ating
pabunot, hindi pabunot ang ngipin ha, parapol ng mga subscribers ay i-announce natin. Yung ating kaibigan nga pala na nanonood while driving, oy, bawal yan. Kung meron man na bawal ang drinking while driving, bawal rin yung watching. No, okay lang. Huwag mo muna kaming panuurin. Nagmamaneho ka. Kahit na ng 40. Yan, nakamoto. Hirap yan. Anyway, gusto mo, tigil ka muna dyan sa ano. Ayun, doon sa ano, Paris. Ang masarap na Paris dyan sa Lohok. Kay Mami Chief Paris. Ayun, special hopya. Masarap yan. Mami Chief. Masarap yung hopya. Yung Paris, hindi ko pa natitikman. Kailan kaya? Bago muna kay Ray Redondo, nandang hapon doon ka na manood kina Mami T, para sabay niyo mapapanood ng live. And by the way, abangan niyo si Mami T. Yun, Mami T ay makakasama din natin paminsan-minsan bilang co-host. May mga special na gigisahin. Eh, hindi kasi magluto yan. Anyway, may mga special guest tayo na makakasama naman natin bilang co-host ay si Mami C. Yeah. So, bago tayo dumako sa ating mga pag-uusapan, abangan nyo. Pag-uusapan natin dalawang public servants na medyo maingay ngayon. Pinag-uusap. Pero baka mag-iisip yan, hindi controversial. Basta maingay sila ngayon. Magbabalik ang Serbisyo Balita Live Online sa DZSB 200 Mbps. Serbisyo Balita, kamasahan tayo naman. Magbabalik sa ilang saglit ang Serbisyo Balita Live Online. Why do people choose that mall? It's legit. Or get twice your money back. Shop from our biggest brands and enjoy 10% cash back. With 30 days return guarantee. Plasma. Shop now. It's legit. Lazada. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Super Life STC 30. When it comes to your health, we give freedom for your health, because your health is wealth with us. We take care of you, even with little, we make it work. For the young, the poor, the old, Super Life is yours. Welcome to Super Life, Super Life. Welcome to Super Life, Super Life. Nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online, kasama sina RJ Soldado at Larnie Barreiro.
Welcome back sa programang Serbisyo Balita Live Online. Dito lang yan sa DZSB 200 Mbps. Ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Ayan. Nabanggit niya STC 30 na Super Life. Gandang araw kina Director Rizaldi Alisog. Kanyang napakaganda at napakabait na may bahay na si Ma'am Laarni Alisog. Yan, speaking of Laarni, yung ating katandem, masama daw pakaramdam, itak-tak mo yan. Ma'am ka lang ng STC 30. Ayos na ayos yan. And, siyempre, isang magandang hapon kay Red Barnuevo nanunod sa atin. Maraming salamat sa iyong pagtutok sa aming live broadcast. Hindi ko nakuha yung ano hindi ko alam yung pangalan nung inyong kalaban ba ng Tuks? Nalimutan ko yung ano yung pangalan ng inyong ihaw-ihaw. Hindi naman inasal. Anyway, nanonood ka pa rin. Yan. Mag-comment ka lang. Comment mo lang yung pangalan ng inyong inihaw na chicken. Yan. Pero kung inihaw na chicken doon, mapapatilako ka sa sarap. Sige. Boss Red. Yan. Kita tayo ang araw sa hub. And speaking of the hub nga pala, no, ating mga kaibigan dyan sa ano, si Kabuyaw, si Sir Ramos, at kay Risa, gandang hapon sa inyong dalawa. Hoping to see you sa ating aming hub. Kapi-kapi tayo. Kapi-kapi yung kaping barako. Special din ang dito. Thanks to Boss Ronald dyan para sa mga yan nga added attraction hub. Pasyalan nyo yung DZSB Business Hub yan sa Lake Vista Division 4049 St. Michael Street, Lake Vista Division, Barangay Halang, Calamba City. And yung mga yan nga private meeting, makakausap ko yung pribado, yun ang konting sinasabing privacy. Yan, pagkakang magulo, wala na katingin, walang marites. yun natin dyan. Walang mga seryoso. Yan, tapos libre ang ano, libre ang kaping barako. Unang kukunyo pa lang, may kaping barako na. And, hopefully they'll be opening their hub with sa mga refreshments with mga pastries, mga milkshakes and everything. And syempre para doon sa mga yan, mga nais mag meeting, private meeting ba, mga business hubs yun naman yun. And yun, marami kayong makikita doon. Relaxing yung kanilang ambiance, kayong mga decor. Kaya natin, nakakawala ng stress. Kaya yung bisitahin ng DZSB Business Hub. Tulit ko, nasa 4049 St. Michael Street. Lake Vista Division, Barangay Halang, Calamba City. Away from the busy city life. So, dako naman tayo sa ating sinasabi nating meron tayong pag-uusapan ngayon. Nahin na muna natin dito kay Vice Mayor Attorney Angelito Toti Lazaro. Hopefully sana nanonood siya. Pero I doubt dahil sa sobrang kabisihan ng taong ko, busy na siya, busy pa siya. Gets nyo?
tulo, no? Anyway, basta. Gising-gising yung busy alcalde na yan. So, yun si, si Vice Mayor Totti, just recently ay nakausap natin at medyo busy nga yung mama, dami niya kausap. Nabigyan tayo ng konting update sa mga napag-usapan nila sa session, mga bagay-bagay na mahalaga para sa bawat mamamayan ng Kalamba. So doon sa session, pinaka-latest na mukhang na-aprubahan na yata on the third reading ba? Second reading. Basta na-aprubahan na yung budget, yung balak yata ang hiramin ng government na karagdagang pondo para sa mga ipagpapatuloy ng mga projects, mga infrastructure projects, kung ano-anong project. Sana naman yung pinabalak na bubutasan na yung bypass road, yung ongoing na San Jose Bucal Bypass Road, lalagyan ng access road dito sa may bandang Victoria, barangay Victoria. So hopefully sana matuloy na yun. Daming naghihintay doon. Daming naghihintay doon sa gagawing access road. So yun naman utamin ng city government ay para sa mga kapakinabangan ng bawat kalambenyo para mas lalong gumanda yung lungsod. Same time, medyo makapag-provide ng karagdagan serbisyo sa mamayan. Yan ang perfect tandem. Si Mayor Ross Rizal, si Vice Mayor Totti Lazaro. Talaga yung mga projects, programa na balak para sa mamayan ay itutuloy, pagpapatuloy, at magaganap. Ang magandang hapon nga pala kay Mayor Ross Rizal. And as usual, malamang. Pero malay mo, magkaroon ng meron siyang konting time para masilip man lang ang ating programa. Yes, ang magandang hapon nga pala kay Jojo Busayong at kay Joel Kabaktulan. And, mga kaibigan natin yan sa Mayor's Office. Keep safe mga pare ko eh. And, isa sa mga napag-usapan nga, nga yung upcoming project na matutuloy na. Yung kayang Kalamba na Rizal Policy, yung kaya, ang kaya matatapos. Tapusin na para makakapanood na ang ating mga kababayang kalambenyo ng PBA Live dyan sa Rizal Policy. Yung hopefully matatapos. And alam naman natin na itong si Vice Mayor Totti, maraming siya nga, marami rin isinusulong ng mga balak niyang programa, projects para sa Kalamba. And katulong ng mga members ng Sanggunian ay yun, ay i-channel niya yung kanyang mga balak. At balita ko, meron siyang may gagawing homeowners association day. Yan, di natin alam kung kailan. So, ika nga, bibigyan ng special na araw ang mga homeowners, ang mga members and officers. Kapag sinabi members, sigurado. Malamang niya, hindi lang 10,000 lahat ang dadalhin. Yan eh. Ika nga, bibigyan ng special na araw sa bawat taon ang mga bumubuo ng homeowner association. So siguro yung mga yung Federation of Homeowners. Nanonood ang ating batchmate, schoolmate, Arvin San Mateo. Maraming salamat. Mabuhay. And keep safe palagi. Kay Kuyang, kay Harvey Tuska. Nga, hindi natin malamang kung Russian ko o ano. Tuska. Parang ano, baka Ukrainian. Anyway, magandang hapon po, Kuyang. And,
enjoy the program. So, mabalik tayo. So, yun, napag-isipan. Binabalak na nga ni Vice Mayor Totti na mabigyan ng special na recognition o special na araw ang mga pumubuo ng homeowners association sa buong Kalamba. Siguro, hindi natin malaman kung ito'y gawing alapes, diba? O gagawing parang sports, one-day sports Olympic. Hindi natin alam. Basta yung kagandahan yan ay nakakaisip si Vice Mayor Totti ng mga programs para naman sa pagpapasalamat, pag-recognize dito sa mga homeowners na patuloy na tumutulong sa local government sa pag-implement nila ng mga programa, project ng city government. Tumutulong din ng mga to sa pag-maintain ng public safety, same time yung sa kapulisan at pagtulungan ng mga to to make Kalamba City a more peaceful and drug-free city. Sana nga. And, ayan, alam ni Kuyang, kaya ang hirap masawata ng droga lalo kung walang operasyon, walang pagtulong mula sa mga homeowners. Kahit wag na mga homeowners, ordinaryo ng resident and much more. Ayan, alam ni Kuya Tuskay, much more yung mga barangay official. Sana naman makipagtulungan din kayo para hindi mabawasan yung mga sakit ng ulo nyo. Ewan ko ba naman sa inyo, huwag niyo muna intindihin yung ano, mababawasan kayo ng butante. O konti lang yung mga adik na yun. Kesa dun sa mga matutino at gusto ng drug-free barangay. Ayan, yun ang isipin nyo palagi. So, mabalik tayo dun kay Attorney Totti. So, sabi nga, yun yung ilan lang sa mga balak ni Vice Mayor for this year. Mabigyan, special na araw. So, taon-taon. Siguro magiging ordinansa yun para at least kahit sino na ang umalit na local official ay tuloy-tuloy pa rin kasi celebrate yung Home Owners Association Day. And congratulations po at umaasa po ang napakaraming homeowners dyan sa magandang special na araw para sa kanila. And after naman kay Totti, dadako tayo doon sa isa pa. Kaya sabi nga natin, eto maraming ano eh, maraming issue to, maraming kwento. Kailangan pag-usapan. Ayan. Yung, yan, napanggit naman natin eh. Hindi na natin ilihim. Si Governor Ramil Hernandez ng Laguna. Ayan, may mga pag-uusapan tayo. May mga dapat malaman. Ayan. May mga ewan ko, mga nanonood sa atin ng tuto, mga bata niyo yung mini-governor, nagpapawisan na naman ng malamig itong mga ito. Ano yan? Pagbalik ng Serbisyo Balita Live Online. Dito yan sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Serbisyo Balita Magbabalik sa ilang saglit ang Serbisyo Balita Live Online.
Nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online, kasama sina RJ Soldado at Larnie Barreiro. Okay, welcome back sa programa Serbisyo Balita Live Online. Dito lang yan sa DZSB, ang himpilan, ang katotohanan at paglilingkod. Yan, siyempre sa ngalan ng ating katandem na si Larnie Barreiro na masama daw ang pakanta. DZSB na yan. Okay. And siyempre. And yeah, maraming salamat nga pala. Maraming salamat dun sa nagbigay ng nagbigay ng cake galing kanino. Amin yan. Program. Maraming salamat kayo magpabanggit ng pangalan. So, ayan. So, dadako na tayo dito sa ating next susunod na pag-uusapan. Ayan. Nga, pag-uusapan. At kamusta naman natin si Governor Ramil Hernandez ng Lalawigan ng Laguna. Ayan. Anyway. Ayan. Latest ngayon, tuwan-tuwa yung mama. Tuwan-tuwa ngayon dahil sa success ng pagbabalik ng Anilag Festival after 3 years palahin mo. Dahil sa pandemic, yan, nakundot yung Anilag Festival. And talagang true to his words, sabi niya, mas pagagandahin, mas, mas pasisiglahin, pasasayahin, patitingsarin. Daming mas. Anyway, ang Anilag Festival 2023 and yun, mas pinahaba. 2 araw. Umaba ng 2 araw dahil sa dami ng activities na ipinasok ngayon sa Anilag Festival para this talagang mas enjoyable and open to baga, para mas makapag-imok ng turista o yung mga investors for na mag-invest dito sa ating lalawigan. Ito nga yung pinaka-tourism, economic tourism. So, kailangan mapalakas ang turismo dito sa lalawigan ng Laguna. Kaya nga, sabi nga ni 2nd District Congresswoman Ruth Mariano Hernandez, ito nga, ang butihin may bahay ni Governor Ramil, ay yung kanyang tinutulong na Love Laguna program. Kailangan mahalin natin sarili natin, mahalin natin ating produkto, yung mga produkto ng bawat bayan, yung delicacies, furniture, kung ano man pinaka specialty ng mga bayan na yan. Pero sa liliw, yung candy. Candy nga ba sa Lido? Candy. Saka sa Lumban, Lukban. Lumban. Lumban, Laguna. Iba pala yung Lukban. Lukban, kapayosan yun. Ang pagbati nga pala sa aking anak na si JJ, sa kanyang buting may bahay na si Tara, siyempre sa ako po. Yan, same place. And, umutan ko yung pangalan ng station. Anyway, yan, dalawang apo ko dyan. Yung sa Lumban, yung Barong. Ayan. At sa Paite, yung mga wood carving. Sa Los Baños, kilala siya sa yun. UPLB, Buko Pai. Although sinabi, marami rin nag-produce ng Buko Pai, pero inakuna nila at pinan nila yung right ng Buko Pai. yung puto binyan sa Kalamba. Ano kaya special dito? Dami inukmani ba? Yan. O ano? Pasal na lang kayo sa Kalamba, malaman nyo basta nandun yung bahay ni Rizal, ni Gat Jose Rizal, ha? Hindi ni Mayor Ros Rizal, baka puntahan nyo yung bahay ni Mayor Ros.
Yun, bahay ni Rizal. Ayun, isa pa nga pala sa balak, gagawin parang vegan ng kahabaan ng Rizal Street dun sa bayan ng Kalamba. Gagawin na palalakasin ang turismo dun. Yung heritage ng Kalamba. Lalagyan na rin yata ng museum. Magandang ano yan, magandang project yan for the government of Kalamba. Anyway, mabalik tayo dito kay Governor Ramil. Yan, sabi nga, ongoing pa nga nilag festival at very successful yung kanilang binalak na kaya nga, mas pagandahin, pasayahin at palakasin ang kanilang festival 2023. Congratulations po sa inyo, Governor. Yan, nandiyan din itinaon. Maraming mga ano, maraming mga activities dyan. Kakaiba. Hindi naman kakaiba. Ngayon lang na mapapanood sa Manila Festival ay yung katulad ng air balloon, hot air balloon exhibitions or exhibits. At first time dito sa Laguna magkakaroon yan. Sana mahulip ang kinikin ng iba pang mga hot air balloon enthusiast ang pagpunta sa Manila every year para showcase yung kanilang mga hot air balloon. At syempre nandiyan yung sabi nga natin yung Anilag Festival is for not only for the tourists but para na rin sa mga investors, mga businessmen na establishment. And hinighlight ngayon sa Anilag Festival yung mga iba't ibang uri ng negosyo na nag-cater sa mga wedding receptions, mga wedding engagements, yung mga pag-alok ng mga magandang accommodation, mga hotels, resort, mga catering services, mga photography, lahat-lahat. So maganda yung ano, maganda yung tinatakbo ng Anilag ngayon. Binubukas niya talaga to highlight yung mga specialty ng mga bayan at syempre yung mga entrepreneurs, yung mga entrepreneurs ng Laguna. Kailangan mapalakas ang turismo, ang ekonomiya. Yeah. Yan nga ang sinasabing alagang Love Laguna. Magandang hapon ho kay Second District Congresswoman Ruth Mariano Hernandez. Pagpatuloy niyo po ang inyong pagkalat sa nga pagpapalaganap ng pagmamahal sa ating lalawigan. And sinabay na rin sa Anilag ang pagbubukas at pag-blessing ng renovated administrative building ng Kapitolyo kung saan dinaluhan to ni Senator Bongko to grace the ribbon cutting siyempre yung pagbubukas ng marker at special na bisita ng si Senador sa nasabing kapasyon buti naman at may time siya para kaya nga sumuporta dito sa mga programa ng pamahalan lalawigan ng Laguna. Pangunguna ni Governor Ramil Hernandez at ni Vice Governor Karen Agapay. Malimutan. Miss ko na yun. Isang papasyal tayo sa Kapitolyo para mabisita to si Vice Governor. Anyway, sabi nga natin ongoing ang Anilag Festival, schedule for tomorrow. Yan, mga activities. Yung David Exhibit, oy, bago to. Yung sabi natin, bago. Mga bagong in-introduce sa Anilag Festival. Ito ay highlight dito yung mga rabi na pangkatay. Kangat. Hindi yung ordinaryong rabbit natin na inaalaga sa bahay. Yan. Meron talagang mga pangkatay. Mga malalaki. Mga na ibebenta sa mga sikat na mga restaurant at mga hotel. Yan. Meron Anilag Photography Contest. May Anilag Practical Shooting. Uy, itong shooting. By the way, yung speaking of practical shooting, yan, kasali dyan si Governor Ramil Hernandez. So parang yan yung Governor Ramil Hernandez Cup na ayaw niyang ipangalan daw sa kanya dahil gusto niya ito yung maging continuous
activity regardless of kung sino man ang mamumuno sa mga susunod na panahon sa lalawigan ng Laguna. So, yung anilag practical shooting competition. Ito yung nga, initial na at added attraction dito sa anilag na hopefully magtuloy-tuloy every year. Yeah. And dyan din yung ang Laguna Business Stakeholders Convention and Innovation Summit. Yan. Sasagawa sa Cultural Center ng Laguna. So, ito, dito magkakaharap-harap, magkakasama-sama yung iba't ibang mga business owners or mga gustong maging entrepreneurs. Siguro pag-uusapan nila yung kung ano yung mga makabagong negosyo na maaaring pasok sa lalawigan ng Laguna or ma-upgrade yung kanilang services at yung kanilang mga products. Yeah. Meron din yung Enchanted Kingdom Magic Show. Yung, hindi na kailangan pumunta ng Santa Rosa, yung mga tiga 40th at 36th. Yeah. Tumapit na ang Enchanted Kingdom from Santa Rosa City. Yeah. Meron silang magical show mamayang alas 5 na. Bukas ng alas 5 ng hapon. And, eto, sa Laguna, dami mga gwapo, dami magaganda, magagaling, mga talento, talentado. Ingat-ingat, baka iba ang mapagkasabi. Talentado, talentado. Laguna's next big star. Yan, parang Laguna's got talent. Daming manunood niyan, sigurado. And, dahil maraming manunood, hindi lang sa gabi, kahit sa araw, dahil doon sa mga iba't ibang activities, dahil marami ang manunood, siniguro naman ni Governor Ramil na magiging maayos ang daloy ng traffic. In cooperation with and coordination with the Laguna Traffic Management Office, ang LTMO. So, mga sirs, ingat-ingat porsada at ika nga, cool lang. The hill. And meron din na motorcycle and tricycle show. Doon sa mga motorcycle enthusiasts at saka yung mga tricycle drivers, hindi lang pampasada. Yan, pang show pa. Meron yan. Bukas, gaganap. Tapos yung awarding ng Adnilag Tourism Video Competition. Yan. At papuri ng mga advertisements, mga video clips na magpapakilala kagandahan ng lalawigan ng Laguna in time para ma-push ang tourism. Sana mabigyan kami ng PIO, Provincial Information Office, ng kopya ng mananalo para ma-prepay naman natin dito sa ating programa. And speaking of PIO ng Laguna, ang magandang hapon kay Sir Chris Sanji. Ingat po. Balita po ng kampanya ngayon. So, punta doon sa kanyang studio. Doon sa Royal Table 6. Yan. Kailang kaya mag-merge ang DZSB at ang Royal Table 6. Yan. Para mas malawak ang live broadcasting natin. Yan. Sana. Usap tayo, Sir Chris. Usap tayo na Sir Ronald Jack. Regarding dyan. Tapos yung ginoot, binibining Laguna, pre-pageant. So, pre-pageant muna sa isang araw yung ano, sa susunod na araw yata. Sa huling araw ng Anilag yung awarding. And Himig Laguna Songwriting Competition. Nangabat ng daming mga talents dito sa Laguna. Songwriters, songers. Yeah, songers. Singers. Maraming talent. At yung technical rehearsal of Ginoo at Binibining Laguna. Dami. Dami natin mga activities na maabangan bukas. Bukas yan. Schedule of events. So, sabi nga natin, napakasipag na ito talaga ni Governor Ramil. And abangan na lang natin. Ayaw natin magpasabihin ng fake news tayo. Anyway, ang masaya,
sila ay gumaganap, especially doon kay ano, kay Vice Mayor Toti Lazaro. Keep up the good work, and yung inyong tandem, back-to-back tandem, back-to-back services ni Mayor Ross Rizal at sa inyong tanggapan, sana lumawig pa ng tatlong term. Yan, 9 years. Although 9 years is not enough para mas mapaganda natin ang lungsod ng Kalamba. Pero ikaw nga, huwag magmadali yung mga constituents dyan sa Kalamba. Huwag po kayo magmadali, hindi naman lahat ng bagay ay kayang gawin overnight, hindi magic. Yung iba kasi nagmamadali, tapos yung iba gagawa pa ng kung ano ng mga kwento, gustong pagsabungin itong dalawang ama ng lunso. Ewan ko ba, hindi ba kayo makamugon sa politika? Panahon na ng pagkakaisa, unity. Kalimutan na natin, mas magandang gawin nyo, imbis na magpatikos kayo, gumawa kayo ng mga kung ano ng kwento, makiisa kayo. May pagtulungan kayo, suggest kung ano yung mga magaganda. Malay nyo, mapagbigyan, mapatupad yung mga kailangan nyo makita para sa Kalamba. And problema, kung ano-ano hinahanap nyo. 18 years ang lumipas, hinahanap pa rin kayo. Okay lang kayo. 18 years, tagang kulang, hindi nyo nakakita, tapos ngayon maghahanap kayo. So, may humabol. Yan ang ating kaibigan, ang ating kabatchmate, si Herman Manzanero. Isang magandang hapon. Biro niya kumatempuan. Ngayon, matetempuan mo na ngayon. Dahil ang balak namin, ang management ng DZSB ay maging araw-araw na. Hopefully, maging araw-araw na po ang programang Serbisyo Balita Live Online, kasama yung iba pang mga programa, upcoming program. Ayan, yung mga kasama, tulad na Mami Chi, ayan, yung babas, yung mga bagong reporters. Ayan, do your best. Ayan, magkakalat, ha? Ayan, palaging bilin yan, eh. So, anyway, dumating na tayo sa ating overtime na nga, eh. Overtime. Anyway, dumating na tayo sa ating closing sa mga hindi ko nabate. Batiin ko na kayo next time. At syempre, mag-comment kayo para nalalaman ko kung kayo nanonood. Syempre, bago tayo magpaalam, huwag niyo munang kakalimutan. Ha? Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online. Upang kayo ay ma-notify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Ayan. So, maraming salamat dun sa mga patuloy na nanonood na hanggang ngayon. Very many, many thank you sa inyong suporta. Yung panunood lang at pag-share, pag-like ng aming program, malaking tulong na po yun. Maraming salamat po. So, siyempre, sa ngalan ng ating tandem na Arnie Barrero, magpagaling para nakakapag co-host. So, pangalan ng ating kasama na si Ms. Arnie Barrero, ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado. Umabati sa lahat. Isang magandang hapon. Enjoy the rest of the day. Keep safe. Stay safe. And, siyempre, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Oh, my God.
Ako pumunta.